ang pag-uusapan po natin, syempre, ang ating mahal na Pangulong Ferdinand Romualdez Marcos Jr. na ginagawa po ang lahat ng kanyang makakaya sa abot po ng kanyang kaalaman, sa tulong po ng inyong mga ng kanyang mga pinagkakatiwalaan sa gobyernong ito at higit sa lahat base po sa kanyang karanasan at pagmamalasakit sa taong bayan at sa ating bansa. Alam nyo, napakarami na pong magandang ginawa ng ating Pangulo simula po nung nanungkulan siya bilang Pangulo po ng bansa noong June 30 in the afternoon 2022. At sa pagkakataong iyan, talagang lahat halos ng mga ipinangako ng ating mahal na Pangulo nung panahon po ng pangangampan niya ay tinutupad na po ng Marcos administration. Napakarami po nating pwedeng pag-usapan. Pero siyempre, magpo-focus lamang muna tayo ngayon sa mga latest. At ang isa sa mga latest na yan ay ang vlog ng ating Pangulo kanina na in-upload po sa kanyang YouTube channel almost an hour ago. At maya-maya papanoorin po natin. Pero good news muna tayo para po sa ating mga kababayang Pilipino dito po sa Kalakhang, Maynila. At sana sa lahat po ng panig ng ating bansa, eh maibalik na po sa 9 na pisong ang minimum fare para po sa public utility jeep. Yan po ang mangyayari sa parating po na Abril. Ang halaga po ng pamasahe sa jeep ay babalik pong muli sa halagang 9 na piso. Ano? Ang minimum fare. Basahin ko lamang po ang senior po ng Bureau of Communications sa Twitter page po nila. Ito po ay nakalagay dito, balik na sa 9 pesos ang pamasahe sa tradisyonal na jeepney sa Maynila sa darating na Abril matapos aprubahan ng gobyerno ang fare discount sa mga public utility vehicles. Napakalaking tulong po nito para po sa ating mga kababayang Pilipino, lalong-lalo na ang mga gumagamit po ng transportasyon na ito sa kanilang pag-araw-araw na pagpunta from one place to another. Alam naman natin na ang halaga po ng pamasahe ay umabot sa 12 piso. Tama ba? Kasi bihirang-bihira po ako lumabas at magsakay ng jeep. Kaya hindi ko tanda kung 10 piso ba o 12 piso. Parang sa huling pagsakay ko, 10 piso eh, o 12 piso. Basta ngayon, bababa po ito sa halagang 9 na piso at napalaking bagay po ng piso sa bawat araw. Kung ikaw ay sumasakay ng jeep ng 2 beses sa isang araw, di ibig sabihin 2 pesos po yan per day times 30, di lalabas po na 60 pesos din ang matitipid mo sa isang buwan. Makakabili ka na po dyan ng 2 kilong bigas sa kadiwa ng Pangulo kung talagang imamaximize mo yung natitipid mo sa pamasahe araw-araw. Kaya pasalamatan po natin ang gobyernong Marcos sa pagsusumikap po nila na muling maibalik sa 9 na piso ang halaga po ng pamasahe sa traditional jeep. Eh maaaring magtanong kayo, paano pakikita ang mga traditional jeepney driver? Siyempre, meron po itong subsidiya na itutulong din ng ating gobyerno. Hindi porket ibinaba ang pamasahe sa halagang 9 na piso ay totally maaapektuhan na po ang ating mga public sector, ang ating public utility jeepney drivers, ano? Meron po yung subsidiya at bahagi po ng subsidiya na yan ang pagbibigay po sa kanila ng tulong para po sa kanilang ginagamit na fuel. Kung hindi ako nagkakamali, may budget po dyan ng Department of Transportation kasabay din po ng pagbababa nitong pamasahe na to nang sa ganun hindi po mabigatan ng ating mga drivers sa kasalukuyan. Kasi alam nyo, balancing act po itong muli para sa ating gobyerno. Ayaw po ng ating gobyerno na maging kawawa ang mga public utility jeepney driver, kaya naman tutulungan pa rin po nila ito kahit bumaba na po ang presyo ng pamasahe. Sa parte naman nating mga commuters, eh napakalaking tulong po nito. Ang piso, ano? Pag pinagsama-sama mo yan at naipon, eh malaking halaga po yan. Kaya salamat talaga sa ating Pangulong Bongbong Marcos at pinagtutuunan niya ng pansin lahat halos ng mga welfare o mga dapat po nating ma-receive mula po sa serbisyo sa ating gobyerno. At ngayon, dumako po tayo dito po sa vlog ng ating mahal na Pangulo. Ito po ay continuation, syempre, ng mga magagandang proyekto ng mga nakalipas na administrasyon. Kasi ang isa sa mga napansin ng ating Pangulo kapag ka meron pong umupong bagong leader, yung proyekto po
at programa nito pinuputol na. Maybe for political reason. Pero sa ating mahal na Pangulo, inalis niya po ang tradisyonal na mga pangyayari na yan na hindi maganda. Kaya sa kanyang pamahalaan, na konsepto po yung tinatawag na Build Better More Program. Continuations po ito ng Build, Build, Build Program ng previous administrations ng dating Pangulong Rodrigo Duterte. Panoorin po natin ang vlog ng ating Pangulo, vlog number 239, entitled Build Better More Program ng ating mahal na Pangulo. Basahin ko po muna yung caption, nakalagay po dito, sa ating Build Better More Program, lalo pang pararamihin ang matibay, moderno at delikadyad na infrastruktura. Digital connectivity, energy, agriculture, tourism, flood control at marami pang iba. May magandang proyekto ang nakalatag para sa bawat bahagi ng ating lipunan. Ito ang daan tungo sa isang bagong Pilipinas. Panoorin po natin ang latest vlog ng ating Pangulong Bongbong Marcos. Nitong linggo ay inaprubahan natin ang 194 na high impact infrastructure projects na nagkakahalagang humigit kumulang 9 trillion peso. Ito ay bahagi ng ating Build Better More program na naglalayong magpapadala ng mas maginhawa at mas maunlad na buhay sa iba't ibang sektor ng ating lipunan. Sa pamamagitan ng mga higit na kinakailangang moderno at teknikalidad ng mga infrastruktura, ito ang landas na ating tatahakin tungo sa isang bagong Pilipinas. Sa 194 projects... By the way, may mga vlog ang Bagong Pilipinas, episode by episode po yun. Sa ngayon, parang nasa 13th episode na po ang Bagong Pilipinas. Sana panoorin nyo po every now and then yung mga vlog na yon, dahil doon po nakalatag ang mga programa na isinasagawa at pinaplano pa ng ating kasalukuyang gobyerno. Nang sa ganun ay hindi po tayo matulad sa mga BTS na hanap ng hanap ng ginagawa sa ating Pangulo, pero lantad naman na nakikita po natin na may ginagawa po ang kasalukuyang administrasyon. Naalala ko lang, isingit po natin ang isa po na anti-Marcos. Ito po, si Renz Saavedra. Hindi ko naman siya pasisikatin kasi malaki po ang kanyang following, nasa almost 60,000. Sabi niya po dito, "Don't mind the bashers, sir. Ang importante po, wala ka pong ginagawa." O kaya nakakatawa na lamang na itong si Renz Saavedra, bulag at pipi yata, bulag at bingi yata. Kasi bakit bulag at bingi ito? Sa sobrang dami ng ginawa ng ating Pangulo. Simula po noong maupo po siya noong June 30, 2022, o ipagpartikor na lang, July 1, kasi ceremonial naman yung June 30, 2022. Noong July 1, 2022, hanggang sa kasalukuyan, sobrang dami na nang nagawa po ng ating mahal na Pangulo. Yet, itong si Renz Saavedra, hindi pa rin makita ang mga ginagawa ng ating mahal na Pangulo. Kaya, wag sana tayong matulad sa mga taong katulad nitong si Renz Saavedra na mukha yatang nasa ibang planeta. At ang nakikita, parang sa buwan, parang sa Mars, di ba, walang tao. Baka ganun yung paningin niya. Walang tao kaya wala siyang nakikitang ginagawa. Kabaligtaran po iyon sa katotohanan. Dahil ang katotohanan, ang Pangulo po natin na si Bongbong Marcos ay napakarami na pong nagawa at marami pang magagawa sa hinaharap. Tuloy po natin ang panonood sa kanyang vlog. Nasa listahan ng NEDA, 123 projects ang inisyatibo ng ating administrasyon. Samantalang ang ibang mga proyekto naman ay nasimula na noong patapos ng termino ni PRRD. Yan. Diba? Ilang proyekto ang inisyatibo sa kasalukuyan, 123 infrastructures po yan, ano? Projects ng kasalukuyang gobyerno. At pinagpapatuloy pa rin ang ating mahal na Pangulo yung mga nasimula ng Duterte administrations. Kasi bakit niya ipinagpapatuloy? Sabi nga ng Pangulo dito na mapapanood po natin, hindi maganda yung naging practice before na kapag ka may bagong administrasyon, itinitigil ang mga magagandang nasimulan ng previous administrations.
Oy, salamat sa iyo, Esme, you know, sa 1,600 yen. Thank you so much. Bakit kailangan ituloy ang mga infrastructure project ng nakaraang administrasyon? Meron tayo kuminsan na ugali dito sa Pilipinas at sa ibang lugar din na kapag nagbago ang administrasyon, ang pag-iisip ay lahat ng nakaraan na ginawa ng dating administrasyon ay tinitigil dahil sinasabi walang magandang nangyari. Ay hindi naman tama yun. Kung maganda naman ang proyekto, ba't di natin itutuloy? Tama, di ba? Hindi talaga tama na itigil ang magandang proyekto ng nakaraang administrasyon. Yan ay ginawa nila sa pagpapatalsik sa ama ng ating mahal na Pangulo. Napakaraming magandang proyekto ang dapat maisa sa katuparan pa o may pagpapatuloy pa. Pero minarapat ng Aquino administrations na hindi po ito ipagpatuloy for political reason. Pero sa ating Pangulo, hindi po ganyan ang nangyayari. Kasi ito pong nakikita ninyo, for example, yung subway na proyekto dito po sa Kalakhang, Maynila. Hindi naman po yan inisyatibo ng kasalukuyang gobyerno. Yan po ay inisyatibo ng nakaraang administrasyon, kaya ipinagpapatuloy po ng ating mahal na Pangulo. Ito rin ay isang magandang senyales para po sa atin na ang Pangulo po hindi namumulitika. Kaya sana itinetake ko na rin po ang opportunity na ito na wag po nating atakihin si Pangulong Rodrigo Duterte. Pero kung may mga pagkakataon na siya po ay nagsalita, mag-react po tayo doon sa kanyang statement kapag ka ang mga supporters po niya ay kinukumpara ang ating mahal na Pangulo sa dating Pangulong Rodrigo Duterte, mag-react lamang po tayo. Huwag po tayo ang magsisimula ng issue. Nakikiusap po ako sa inyo, mga manonood ko na palagi pong sumusubaybay sa ating palatuntunan, na maging reactive lamang po tayo. Kasi binibuild po natin ang pagkakaisa. Pero hindi naman po natin pwedeng ilagay sa alanganin sa ngalan ng pagkakaisa at mananahimik na lamang tayo kung ang ating Pangulo po ay tinitira, partikular ng mga anti-Marcos forces. To be more specific, itong mga DDS na anti-Marcos. Mag-react tayo sa kanila, ipagtanggol natin ang Pangulo, but see to it na hindi po manggagaling sa atin ang pag-atake nang tayo po ang nagsimula nito. Dapat kung tayo po ay aatake, reactive lamang ito. Maging reactive po tayo sa mga pagbanat sa ating Pangulo. Huwag tayong umatake kung wala naman po tayong basis. Like for example, yung issue sa pagitan ng Sambayanan at saka sa akin ngayon, yun po ay reaction ko lamang dahil inaatake ang isa sa mga pinagkakatiwalaan ng ating mahal na Pangulo na si Secretary Garapil. At doon lang ako nakapokus. Hindi ako magpo-focus sa ibang issue other than that. Kasi bakit? Pag ako'y lumabas doon, may nag-send sa akin ng link at mga impormasyon regarding kay Ka Eric, hindi ko i-divulge ngayon yun sa public kasi wala naman akong issue personally kay Ka Eric. Kung hindi lamang yung kanyang mga pananalita laban kay Secretary Garapil at nagre-react lamang ako doon. Hanggang doon lang tayo, mga tol. Huwag tayong mag-create ng mga bagay na tayo ang magsisimula ng gulo. Dahil hindi po yun nanaisin ng ating mahal na Pangulo. Kahit hindi tayo napapanood ni Pangulong Bongbong Marcos, ipagpalagay po natin na tayo tinitingnan niya, na tayo pinakikinggan niya, at higit sa lahat, kapag nakita niya yan na ganyan ang ginagawa natin, masasaktan po siya. Kaya wag po natin saktan ang ating Pangulo sa pamamagitan ng pag-atake sa kapwa po natin Pilipino. O ituloy po natin ang panonood dito po sa vlog ni Pangulong Bongbong Marcos. Hindi yan ang pag-iisip na magdadala sa atin sa isang bagong Pilipinas. Kung masusi naman ang pag-aaral at talagang may pakinabang, eh dapat talagang ituloy. Ang imprestruktura ay kaunlaran, lalo na at kasama nito ay masusing pag-aaral. Sa ganitong paraan, walang masasayang na pondo. Napakaganda nung tinura na yon ng ating Pangulo, ano? Na ang imprestruktura ay kaunlaran. Totoo. Kasi alam nyo, lahat po ng mga bansa na mga mayayaman sa buong mundo, sila po ay merong mga makabagong infrastruktura. Yan po ang isa sa pinaka visible manifestations of a rich country. Ano? Hindi natin maikakaila na kapag ka pumunta ka sa isang lugar at kahanga-hanga ang mga infrastruktura dito, talagang mayaman po ang bansa na ito. At we are hoping na soon mangyayari po yan sa Pilipinas
kapag ka naisakatuparan nga po ng ating Pangulo ang kanyang mga hinahangad. But syempre, medyo nakalulungkot din na whether we like it or not, 6 na taon lang sa panunungkulan ng ating Pangulo. Kaya sana yung 6 na taon na panunungkulan na yan ng ating Pangulo, ibigay na po natin ang best natin na pagsuporta sa kanya at huwag po tayong magpapadala sa anumang paninira ng mga kalaban. Higit sa lahat, I remember my shared post sa tweet nitong si Elon Musk. I-share ko lamang po sa inyo. Kasi marami po ang nagse-share din sa atin ng kanilang mga thoughts na nananawagan tayo daw ng pagkakaisa kaya wag na tayong umatake pa. Hindi po tama iyon. Katulad po ng sinabi ko sa inyo, kapag tayo po ay umaatake, reaction lamang po ito sa mga sinabi ng mga anti-Marcos forces bilang pagtatanggol na rin sa ating Pangulo at pagsasabi po ng katotohanan. Sinabi po ni Elon Musk sa kanyang tweet kahapon ang mga sumusunod. Best way to fight misinformation is to respond with accurate information, not censorship. Hahayaan ba natin na ang mga katulad ni Maharlika, ni Gcash Boy, ni Gagong Lipunan, nila Sasurot at lahat ng mga anti-Marcos forces patuloy na magsasalita sa publiko nang hindi po natin sila lalabanan sa pamamagitan ng pagsasabi kung ano ang katotohanan? Wag. Kasi kapag ka ginawa po nating manahimik, para na rin po nating tinolerate ang mga maling gawain. At sabi nga ni Edmund Burke, di ba? Lagi nyo naman naririnig at nababasa ito. The only way for an evil to triumph is for a good man to do nothing. Di ba? Kapag wala tayong ginawa sa ating mga buhay para pansinin ang mga maling ginagawa ng iba, magtatagumpay sila at hindi po natin dapat yan hayaan. And i-share ko na rin ang sinabi nitong si Attorney Benhur Abalos. One of the most important virtue of a person o katangian ng isang tao ay courage, katapangan. Without courage, hindi po natin magagawa kung ano ang tama at dapat. Huwag tayong magpapatakot sa kahit sino. Ako, ang dami ko nang nakakalaban dahil sa politika, dahil sa pagsuporta sa ating mahal na Pangulo. Pero hindi ako nagpapatinag. Hindi nila ako matatakot. Dati na akong takot at hindi ako natatakot mamatay. Kaya ipagpapatuloy ko ang laban na ito hanggang sa June 2028 at hopefully kasama ko po kayo dyan hanggang sa June 2028 at masigurado po natin na ang panunungkulan po ng ating mahal na Pangulong Bongbong Marcos ay lagi po nating susuportahan at ipagtatanggol at all times. Regardless kung ano po yung mga ma-encounter nating mga difficulties and challenges sa pagsuporta na yan. Perhaps maaaring matakot kayo, lalong-lalo na kapag kayo po ay pinagbabantaan na ang inyong buhay. Pero pag kayo po kasi nagpakatakot, walang mangyayari. Kailangan po natin ng katapangan. At yan po ang sinasabi at ipinapaalala po sa atin ni Secretary Benhur Abalos. Ipagpatuloy po natin ang panonood dito sa vlog ng ating Pangulo. Dahil ang bawat proyekto ay mapapakinabangan ng mamamayan. Bukod sa mga tren, highway at tulay, ito ay mga infrastructure project na may kinalaman sa digital connectivity, sa flood control, sa irrigation, water supply, health, power, at saka energy. Isa-isahin natin ang mga benepisyo. Yan, di ba? Bigyan lang natin ng emphasis, ano, digital connectivity. Kita naman natin kung paano po ginagawa ng DICT sa pangunguna ni Secretary Ivan Uy na mapalakas ang digital space dito po sa ating bansa, ano? Lahat ginagawa po nila, particular yung mga kababayan po natin na mga nasa malalayong lugar sa pamamagitan po ng broadband ng MASA program ay nagkaroon na po sila ng internet connectivity at kung ano man yung mga nakikita natin sa kasalukuyan sa cyberspace, nakikita na rin po nila doon sa kanilang mga lugar. Ang mga flood control ay patuloy na pong sinamula na po ng ating mahal na Pangulo sa iba't ibang panig dito po sa ating bansa. Alalahanin nyo po, ito pong mga sumunod na pahayag po dito, yung flood control, irrigation, water supply, health, power, energy. Kung natatandaan po ninyo yung press briefing na isinagawa po ng administrator po ng National Irrigations Authority kasama si press briefer Daphne,
doon po inilatag niya kung ano po ang magagawa ng kasalukuyang gobyerno, the mere fact na tayo po ay magkaroon ng mga infrastruktura particular sa pagpapatayo ng mga dams. At diba, ang dami niyang mga inelaborate doon na mga after effect na mga magaganda doon po sa proyekto na yon ng kasalukuyang gobyerno. At lahat po iyon tatalakay dito sa mga binanggit ng ating mahal na Pangulo. Ano? Yan, flood control, irrigations, water supply, health, power, and energy. Pero syempre, tingnan natin kung ano naman ang masasabi dito ng ating mahal na Pangulo. Ng mga infrastructure projects na ito. Una, siyempre ay ang trabaho. Ang mga infrastructure project na ito ay magdadala ng mas maraming hanap buhay para sa ating manggagawa, sa ating mga laborer, sa ating mga skilled workers. Noong pandemic ay mahigit 1.4 million jobs ang naibigay ng infrastructure project sa atin. Ito ay karagdagang 1.4 million na pamilyang Pilipino na may pagkain sa mesa. Kaya ang pag-aaproba ng 994 projects na ito sa iba't ibang bahagi ng bansa ay may dala-dala ring milyon-milyong trabaho para sa ating mga kababayan. Pangalawa, ang mga infrastructure projects na ito ay makakatulong na solusyonan ang problema natin sa trapiko. Ang sabi ng mga pag-aaral ng JICA o Japan International Cooperation Agency, mahigit 3 bilyong piso ang nawawala sa atin kada araw dahil sa naaksayang oras sa trapiko. Sa pagpapaganda ng ating mga railway system, hangad nating hikayatin ang mas maraming tao na gumamit nito at mabawasan ang pribadong sasakyan sa kalsada. Sa pagpapalawak ng ating mga highway, pagtatayo ng bagong tulay at kalsada, magkakaroon ng bagong madaluyan ang ating trapiko. Pangatlo, ito ay makakatulong sa ating food security at pagbaba ng food prices. Sa pamamagitan ng mga infrastructure project para sa ating irrigation system, masisiguro may maasahang sistema ang patubig ang ating mga sakahan. Ang patuloy ring pagpaparami ng mga farm-to-market road ay magbibigay ng mas maraming oportunidad para sa ating mga magsasaka. Ito ay mga bagay na maaaring makakapagbaba ng presyo ng bilihin mula sa ating mga bukid. Pang-apat, mas inihahanda tayo ng makabagong infrastruktura sa mga epekto ng climate change. Ito ay isa sa mga lagi namin pinapaalala sa mga nagpaplanong magpapatayo ng kahit ano pang infrastructure. Isipin natin lagi ang climate change. Meron tayo mga flood management project na nailatag dahil sa matinding buhos ng ulan, ilang minuto lamang, ay baha na kagad. Marami tayong mga spillways na hindi natapos noon kaya nagkakaganyan. Kaya mahalagang tapusin ang proyekto ng nakarang administrasyon at unahin lagi ang kapangalan ng bayan. Kung may labis na pag-ulan, kataka-taka naman, meron din kakulangan na sa tubig. Kaya naman, may mga infrastruktura na gagawin natin para patibayin ang ating water supply system. Ang lima, ang mga infrastructure projects na ito ay susi para sa magtagumpay ang hangad natin digitalization ng ating bansa. Sa panahon ng internet ay mahalagang bahagi ng araw-araw na pamumuhay. Ito ay lalong magbibigay ng kabuhayan at oportunidad sa bansa nating puro isla. Ito ang magiging tulay na magbubuklod sa atin sa bayanan. It should connect markets and involve more people in the digital economy. Hindi lang pang-local, kundi sa global market din. Okay. Tingnan ko nga kung natandaan ko yung limang sinabi ng ating mahal na Pangulo. Ibigyan natin ng emphasis, ano? Trabaho una. Dahil sa infrastructure projects na ito ng ating gobyerno, 1.4, 1.3 million jobs ang maaaring maibigay. 1.4 last pandemic. At tingin ko milyong-milyong trabaho rin ang maibibigay sa kasalukuyan at sa hinaharap. At kapag ka may trabaho ang ating mga kababayang Pilipino, meron po iyang domino effect. Siyempre, merong hapagkainan, pagkain sa hapagkainan, makakapamasyal, makakapunta sa iba't ibang lugar, makakapamili ng kung ano-anong mga bagay, merong economic activity. Kaya napakaganda po na merong resulta na trabaho ang infrastructure. Pangalawa, yung trapiko. Dito sa Manila and hopefully sa mga busy areas sa iba't ibang panig po ng bansa, dahil po sa mga bagong infrastructure, mawala na po yung
problema sa trapiko. Alam nyo, nung ako po ay nagtuturo pa nationwide, hindi lang naman dito sa Pilipinas, sa Manila na i-experience ko ang traffic. Kapag ako po ay nasa busy area sa Mindanao, like for example sa Davao, Cotabato, General Santos, yung mga lugar sa Iligan City, nangyayari din po yung trapiko eh. Hindi lang dapat dito sa ating Kalakang Maynila magkaroon ng mga infrastruktura para ma-lessen ang traffic kung hindi sa iba't iba pang mga panig ng ating bansa. I have been in Visayas, kung hindi ako nagkakamali, Cebu yata yung city, na naipit ako for almost an hour. Buti hindi ako na late sa flight ko pabalik ng Manila. O yun, isang experience yun na talagang malaki ang problema natin sa trapiko. Pero dahil nga po nasimulan na iyan ng nakaraang administrasyon, eh ipinagpapatuloy po ng kasalukuyang gobyerno. Ikatlo, yung food security. Sana naalala ko ng tama, ano? Yung food security, eh talagang napabayaan po ito ng ating pamahalaan sa mga nakalipas na panahon. Isa sa sumubok sa food security ng bansa, eh noong nagkaroon po tayo ng pandemya. Alam naman natin na hindi po sapat ang produksyon ng mga magsasaka sa ating pangangailangan sa pagkain, kaya umaangkat po tayo sa ibang bansa. Pero ang naging problema, during the time na meron pong lockdown, nasubok talaga ang katatagan ng ating bansa dahil wala, hindi ka makakapag-import dahil nga merong lockdown. Kaya sinisigurado ngayon ng kasalukuyang gobyerno na wag naman sanang maulit ang pandemya dahil hindi pa nga ito natatapos. Pero kapag ka meron po tayong siguridad sa pagkain, eh hindi na po tayo aasa sa ibang bansa. At kaya po nating maging independent para po isustain nga ang pangangailangan ng Pilipino sa ating mga pagkain. Kaapat, ang social, ang climate change. Ano? Yung climate change, hindi po maikakaila na yan po ay problema hindi lamang ng bansa po natin, kung hindi ng buong mundo. In the past years, akala natin kapag buwan po ng Enero, eh okay na. Wala na po tayong mararanasang mga bagyo at pag-ulan. Pero ito lamang katatapos na Enero. Ang dami pong mga napinsala na mga lugar dito po sa Pilipinas dahil po sa malawakang pag-ulan at pagbaha. Yan po ay dahil dulot po ng climate change. At dahil po dyan, ina-address na rin ng ating gobyerno ang problema para hindi na po ito lumala. In fact, sa pagsasalita po ng ating mahal na Pangulo sa 77th United Nations General Assembly noong September 2022 sa New York, kung saan siya po ay naging speaker past 3 in the morning yata dito sa Pilipinas yun, eh napakinggan po natin ang emphasis ng ating Pangulo na dapat ang mga leader ng bawat bansa sa buong mundo ay harapin ang problema ng climate change. Otherwise, baka maging huli na po ang lahat para po sa atin. At ikalima, yung digitalization. At siguro, itong digitalization, ang gobyernong ito ng ating mahal na Pangulo ang nagbigay ng emphasis tungkol po sa bagay na yan. Marami na pong mga ahensya ng gobyerno ang nire-restructure ang organizations para magkaroon po ng mas epektibong serbisyo sa publiko. At higit sa lahat, sinisikap ng ating gobyerno na i-digitalize ang mga transactions para mapabilis po ito at mabawasan na rin yung mga bureaucratic processes na nagpapabagal. Higit sa lahat, nagbibigay po ng pagkakataon para makurap ng iba ang mga serbisyo na ibinibigay nila sa publiko. Kapag ka-digitalize na ang transaction as much as possible sa lahat ng mga serbisyo na ibinibigay ng ating gobyerno, eh makakabuti po yan para po sa sambayan ng Pilipino. Ito pong ika-anim, ano kaya ang sasabihin dito ng ating mahal na Pangulo? First time ko lang pong pinanood itong vlog na ito, kaya ko naisipan din mag-live streaming ngayon. After this, manonood kami ulit ng Netflix. Meron kaming bagong sinusubaybayan ni Top Wife. Kauumpisa pa lang namin, season 9 po yun. Eh nasa season 1 pa lang kami, episode 4 mamaya. Kaya tuloy muna natin kung ano po ang sasabihin dito ng Pangulo. Ang pang-anim, upang magkaroon ng mura, sapat at maaasahang supply ng kuryente sa pagtatayo ng iba't ibang energy infrastructure gaya ng power plant, magkakaroon tayo ng mas maraming pagkukuhanan ng kuryente. Layon din marating ang mga lugar na wala pang ilaw bilang ating patuloy na misyon na makamit ang 100% electrification ng buong Pilipinas. Sana mangyari po yan, ano? Kasi alam nyo,
sa aking experience, nung ako po ay pulis pa, nagawi kami sa Tanim Islands. Diyan po sa Tanim Island, eh, boat away po yan mula po sa Pritil, kung tawagin nila yung pantalan ng Binangonan at ng Cardona. At kapag ka napunta ka na po doon sa lugar nila, wala pong enerhiya na talagang magsusustain 24/7 doon po sa Tanim Island. May mga party po doon na hindi na accessible ng kuryente. Kaya naman ang ginagamit po ng ilang mga naninirahan ay mga generator at yung iba, yung mga improvised na ilaw sa gabi, paggamit ng gasera at kung ano pa. Eh, sana sa pamamagitan po ng proyekto na ito ng ating mahal na Pangulo sa kuryente, partikular yung binabanggit kong island sa Binangonan, eh mabigyan po sila ng sapat na kuryente doon sa kanilang lugar. Remote area po yon. Nasa Laguna Lake po iyon at ang biyahe po papunta doon sa Tanim Island, kung hindi ako nagkakamali, kulang ko lang isang oras. Siguro kung may mga manonood po tayo rito na taga Rizal, alam po yung aking sinasabi. At marami pang mga lugar sa Pilipinas, ang talagang ang kuryente ay hindi pa po accessible. Medyo malayo lamang ito sa kabihasnan sa Antipolo City. Even ang Antipolo City, akala natin syudad na po ito talaga na maunlad. Pero may mga lugar po sa Antipolo City na napakalayo po sa city proper po nila. At napakahirap ng communications, walang signal, walang kuryente. O sana marating po iyon ng gobyerno sa kasalukuyan. At sabi nga ng Pangulo, hinahangad niya ang 100% electrification sa lahat po ng panig ng bansa. At sana mangyari po iyan. Tuloy natin mga tol. Pampito, mahalaga ang bagong infrastruktura para mapalago natin ang turismo. Sari-saring mga paliparan ang nakatakdang gawin. Sa pamamagitan nito, magkakaroon ng mas maraming pagkakataon ang mas maraming probinsya sa ating bansa. Napakarami po nating mga magagandang lugar at kailangan lang ay gawin nating accessible at tiyak ay dadayuhin tayo ng ating mga turista. Yan ang magdadala ng mas maraming kabuhayan sa ating mga lalawigan. At panghuli, ang moderno at matibay na imprastruktura ay maghihikayat ng mas maraming investor sa ating bansa. Magandang mga daungan ng barko para sa mga cargo ship, maaasahang energy supply sa andakuman ng bansa, connectivity sa pamamagitan ng mga communication towers, at magandang mga kalye at paliparan upang maging accessible ang mga bawat lugar. Yan ang mga hinahanap ng mga investor na nais magsimula ng negosyo sa ating bansa. Ito pong mga negosyanteng ito ay magdadala ng daang-daang libong mga trabaho para sa atin at bilyong-bilyong kita para sa bansa. Yan. Karamihan po. Alam nyo mga tol, ano? Itong huling sinabi ng ating mahal na Pangulo, parang ito yung pinaka maganda ang magiging resulta sa hinaharap. Kasi may multiplier effect po ito eh. Kapag ka marami ang investor, possibly na yung mga unang binanggit ng ating Pangulo mula po sa trabaho hanggang sa turismo, magmumultiply po iyon. Ano? At sa aking assessment na rin, ito opinion ko lang naman, ay ewan ko lamang kung kayo po ay mag-agree sa akin, parang itong vlog 2039 ang isa sa pinakamagandang vlog ng ating mahal na Pangulo so far na napapanood ko. Ano? Ito pong vlog 239. Kasi dito talaga makikita po natin yung vision ng ating mahal na Pangulo at yung paghahangad niya po na mapabuti ang bansa at ang buhay ng sambayan ng Pilipino. Tapusin na po muna natin ang video, ang vlog na ito ng ating mahal na Pangulo. Po sa mga proyektong ito ay maaari lamang sa pamamagitan ng tinatawag nating Public-Private Partnership o PPP. Marami rin dito ay magkakaroon ng sapat na pondo bunga ng ating mainit na pakikipag-ugnayan sa iba't ibang bansa. Kung kaya't kasama ng NEDA, minabuti rin natin i-adjust ang mga guidelines ng ating joint venture para naman mas maging kaakit-akit pa ang investment dito sa Pilipinas para sa mga nagninegosyo sa ating bansa. Ang impestruktura ay kaunlaran. Dala-dala ay mga benepisyo magpapaganda di lang ng ekonomiya, kung hindi ang antas ng kalidad ng pamumuhay ng bawat Pilipino.
ipagbubuklod ang sambayanan, physical man o digital, gagawa ng paraan. Ang matibay, moderno at dekalidad na infrastruktura ay daang tungo sa isang bagong Pilipinas. Yan. Kaya sana suportahan po natin ang ating mahal na Pangulo, ano, mga tol. Talagang nakita po natin dito po sa paglalatag niya ng mga proyekto ng kasalukuyang gobyerno na sa hinaharap magiging mabuti ang kalagayan po ng bansa at ng sambayan ng Pilipino. Mangyayari lamang ito kapag tayo po ay nakipagkaisa sa ating mahal na Pangulo, hindi man 100% ng mga Pilipino, pero majority po sana sa atin sumuporta sa mga nilalayon ng ating mahal na Pangulong Ferdinand Romualdez Marcos Jr. Hanggang dito na lamang ang ating live streaming, mga tol. Maraming maraming salamat, pero bago po tayo pansamantalang maghiwa-hiwalay, magbabalik muna ako sa inyong mga komento. Shoutout sa lahat po ng ating